What is up, everybody? Arbipinas here. I know it's been quite a while na hindi ako nakakapag-upload. Busy kasi sa work and hindi ako nakakapag-bike sa labas gawa na nagkaroon ng Delta variant. So, hindi na talaga ako naglalabas nun. Right now, pag-uusapan lang natin yung mga latest upgrade ko sa bike. Just a brief one lang naman. Then, mag-deep dive na lang tayo sa mga next uploads. At kung makikita nyo na nasa room na ulit yung bike, kasi gagamitin ko na siya pang Zwift. So, yung road bike ko, pang Zwift na lang muna siya. And kung makakapag-upload man ako ng mga ride vlogs, most likely yung MTB yung gagamitin natin. Kasi total naman, pang weekend rides lang naman. And then more focus lang tayo sa Zwift. Kasi nga, naka-work from home tayo. Una sa mga latest upgrades natin ay ang pinaka-obvious, which is yung ceramic speed oversized pulley wheel system. Second, yung chain, which is yung KMC X11 super light model or X11 SL. Eto nga, ceramic speed oversized pulley wheel system. To make it clear, this is not legit. Nabili ko lang siya sa Lazada. Medyo pricey kumpara sa mga available nasa market. Pero, ba't ko ba siya binili? Simple lang, no? Dahil sa specs niya, which is yung 13-tooth upper pulley and yung 19-tooth lower pulley. Same sa legit na ceramic speed. At kung same yung teeth niya, may experience natin yung same feel ng legit. I'll make a review na lang nito. Itong KMC X11 SL naman, or yung super light model nila, medyo duda ako dito. Nabili ko lang din to sa Lazada. 2.5k ang alam kong price niyan sa local bike shop. Nasa 1.5k lang ang bili ko. So medyo duda ako talaga eh. Lalo na nung pagdating niya, yung packaging niya medyo off na. So hindi ko talaga masabi, no, kung anong possible nitong mangyayari kasi bago pa lang eh. If in terms of shifting, it really shifts well, no? Pasok talaga siya, tapos magaan din talaga siya. Pero like I've said, let's talk that on another video para mag-deep dive and focus lang tayo dun sa KMC chain for a long-term review na lang din siguro. So, yun nga, remember the idea, if it's too good to be true, then it's probably is. Kung mapapansin nyo, nag-upgrade din ako ng decals ng Zip 404 na 2021 version. Not really intended to do it. Kaso, nasira ako kasi yung decals nakasama sa wheelset. Gawa ng ilang beses na akong nabutasan ng inner tube at ang hirap tanggalin ng tire kung di mo lalagyan ng pwersa. Nabili ko din yung decal sa Lazada. If you want, just let me know. Share ko sa comment section yung link. Maganda yung quality ng decals. Make sure lang na malalagay siya ng maayos. Although, meron siyang extra isang side in case magkamali ka na sa unang try. And once nakabit mo na, huwag mo munang basahin yung rims para kumapit siya ng ayos. Alam natin na naka-DI2 tayo pero yung non-disc brake version para mas mura ng onte. Gumamit ako ng ZTTO Hydraulic Flat Mount Caliper na dating naka-Tektro mechanical caliper. Ba't ako nagpalit? Kasi hindi siya fit sa riding style ko. At kahit anong tweak ko sa brake na yon, maingay talaga siya eh. Dahil din siguro sa pagiging single pivot niya. Ito kasing ZTTO acts like a hydraulic na talaga pero wired pa din. At tahimik lang tulad ng Shimano brakes. Then nag-custom fit na lang ako ng brake pads. Bali, naka-Shimano resin pads siya dahil nga naka Dura-Ace rotor tayo. Alam ko, laging may nagtatanong kung saan nabili yung frame. May nagme-message pa nga sa akin kung saan ko daw nabili, pabulong daw. Tulad nga ng sinabi ko, I won't tell kung saan ko siya nabili or saan siya galing. Kasi nga, hindi natin sure yung quality ng frame. Pwedeng okay yung sa akin, tapos yung makuha mo, hindi. Tapos sisihin mo pa ako. Overall, as of the moment, okay yung frame. Pero hindi ko masabi ng todo na okay na okay. Kasi di natin alam, hindi ko pa nga na siya na-ride ng hard eh. Like before. Halos chill ride lang ako. Tapos every Sunday ride lang, malupit pa doon, short lang.
di lalagpas ng 50 kilometers. But I'll keep you all posted kung may mangyaring di maganda sa frame. Actually, gusto ko na nga ulit magpalit ng frame eh, na more focus talaga sa aero. Kasi itong frame na to, all-rounder, nakukulangan ako sa pagiging aerodynamic niya. Kaya mas feel ko na mas aero pa rin yung previous road bike natin, which is yung Reacto. Well, tingnan natin, kasi nga wala pa namang 1,000 kilometers ang nararide ko sa frame na to. Hopefully, magkaroon pa tayo ng mas maayos na experience. Again, I'm sorry for not uploading any videos for the past couple of months. Hope you all understand. And I'll make sure na mag-upload tayo regarding sa ating mga latest upgrades. And for now, I'll end it here. Hope you like this. Thanks. Bye.